po yung aayusin natin sa aming kusina. Yung kala namin, lalagyan ng ano yan, sapato sa ibaba. So, aalisin ko po yan. Magdi-DIY tayo. I-extend namin yung likod. Kasi, hindi kasya yung ano. Hindi po kasya yung aming ilalagay ng stainless na lalagyan ng pinggan. Ito po siya. Ayan. Yan yung ilalagay namin. Doon sa... tapos, ito pa. Ilalagay namin.
Ito na po yung pinaayos ko kanina sa kapatid ko. Bali, pinalakihan ko yung likod niya kasi yung ilalagay na basket, I mean yung sliding na basket sa loob, 16 by 18 yata yung haba. Basta 16 mula dapat dito papunta doon. Ito kasi 14 inches lang nung binili namin. So, nagdugtong yung kapatid ko ng 3 inches sa likod para makapasok yung basket. So, ito na siya. Wait lang. Yan. Wow. Yan. Ayun yung nasa likod niya. Yun, yung backing niya. Yun ang inayos ng kapatid ko. Yan. Yung nasa likod. Yan. Ito po yung pwede mo lagay yung mga cups, mugs. Kung ano yung pwede mo itaob dito na ma-organize yung gamit mo sa kusina. Dito naman yung mga pinggan, mga mangkok, or tasa. Tapos dito yung mga kung ano-ano mo pang iba't ibang shapes ng mga pinggan ko. Kasi hindi siya kasya yata dito. So, yung iba dito ko lalagay. Tapos, sa gilid, ito kasi, divider yan dito eh. So, yung ginawa niya, nilagyan na lang niya ng ayun, para matibay siya ng brace yan. Para matibay siya. Yan ay yung ginawa namin kung pamakuan itong sliding na basket na to. Ayan siya. Ito po. Oh, ang ganda. Excited na ako mag-ayos. Yan. May tray din siya sa ilalim. Para to sa ano, bala ko lagyan to ng para sa condiments na di pull out din. Or sa mga takip ng mga kaldero ko kasi mga glass kasi yung malalaki. So lalagyan ko rin siya di pull out dito. So magka-canvas pa kami. Kita nyo po, pinagdugtong kasi siya. Dito yung drawer yan eh. So pinanggal na lang yung cover ng drawer para malaki po yung magiging opening niya kasi dito nakakapit yung sa sliding para sa mga condiments. Ito po siya. Yan. Yan po. Mga kitchen utensils po pwede nilagay. Dito rin kutsara at tinidor. Pwede ka magsabit dito ng mga sandok. Dito naman yung mga kutsilyo. Kasi may luma akong kutsilyo. Pwede ko na ilagay dito para hindi nakakalat na kung saan saan. Ayun sila. Nakakalat siya.
Yan. Tapos dito mga condiments na matataas. Yung ganito. Hanggang siguro kasi laki ng mga bottle ng ketchup. Or mga oyster sauce. Dito sa baba, kahit anong gusto mo ilagay dyan, pwedeng cup din. Or kung ano pang gusto mo pang para sa kusina, yung mga utensils na hindi kakasya dito. Kasi konti lang yung sabitan niya yun. So, pwede rin dito. Organize ko na lang. Siguro lalagyan ko ng sabitan. Tapos dito sa ganito, sa in-between itong bakal na to, ay stainless na to, ilalagay yung sangkalan. Yan, ayan siya. Ayan, meron siyang pansangga. Ayan, dalawa kasi yung sangkalan kaysa plastic tsaka kahoy. Ayan. Ito po yung aking i-organize. Ayan, medyo magulo siya ng konti. Kailangan nakatulong muna siya bago mo ilagay sa drawer kasi hindi pwedeng mabasa itong ano na to eh. Itong ganitong klaseng ano, kahoy. Tsaka para hindi bumaho sa loob, kailangan tuyong-tuyo yung pinggan mo at saka baso or mga mugs and cups. Ayan siya. Ayan siya, ganyan siya kalat-kalat.